Isang magandang araw mga kabackyard. And nagtry po ako magpakain ngayon ng ating mga alaga, no? Dahil hindi naman mabigat masyado. So naglagay ako ng pagkain nila. So ito na yung mga native natin dito mga kabackyard, kasama ng mga yun, no? Ayun. So ayan sila. Ayan, no? At meron pa po doon. Ayan. So, first time ko ulit na magpakain ngayon dahil nga ngayon pa lang din ako nakaka-recover, no? So, ayan mga kabackyard. Ating ano. Ito yung RIR natin, no? Rhode Island Red. So, ito ay magto 2 months pa lang po itong mga sisiu na to. Ayan. Tapos yung ating mga bibes sa ilalim. May mga ilan-ilan din na nakawalang mga sisiw. Ayan mga kabackyard. So, ang pinapakain ko sa kanila since walang Bio 2 or Integra 2 ay cheek booster ulit. No? So, okay lang to. Mas malakas sa katawan nila ang cheek booster mga kabackyard. Pero, depende pa rin sa edad ng ating mga sisiw. No? Tsaka dito naman, ayan po, pinakain ko na rin yung mga nandiritong sisiw. Ito mga kabackyard, pinakain ko na rin sila. Ayan. Tapos mga kabackyard, since naano nga tayo, na hospital ako, merong isang inahin na napabayaang maglimlim, no? So, kanina nakita ko at may mga baby chicks na siya. Pero, still nandoon pa rin siya sa nest. So, pakita ako sa inyo mga kabackyard. After nito. So, yun, tignan natin yung itong mga kabakar dito, mga sisiw dito, or mga manok ba, actually. Hindi ko pa sila mapakain na dahil mataas po yung kainan nila at hindi ko abot. So, ayan mga kabakar, pero ito ay more or less nasa 30 heads. 30 heads yung mga nandirito mga kabakar na almost 3 months na sila. Ayan. 3 months. Magti 3 months yung mga sisiw na to. And then yung mga kaninang pinakita ko po dun sa isang kulungan, mga magto 2 months pa lang po yung mga yun. So ayun mga kabakyard, papakita ko sa inyo yung nagpisa na hen, no? So, since then, mga kabakyard, nung nagsimula akong nag chicken farming, ay ngayon pa lang ako nag-allow, or sila, dahil ngayon di ko po ito naasikaso lately, na magpa-hatch ng hen, no? So, ayan po yung mga sisiw niya. Ayan, nakakatuwa lang mga kabackyard, no? So, ito, hahayaan na natin siya kasi ang hirap niya nga naman nag-limlim tapos kukunin natin. So, hayaan na natin siya na mag-porage at siya na yung magpapalaki ng mga chicks niya, no? So, yung mga napisa niya mga kabackyard, no? Ayan. So, siguro marami pa sa loob yan. So, ganyan mga kabackyard, since nung nag-start ako, hindi ako nagpapa-limlim mismo sa hen kasi sabi ko nga po, kung hahayaan niyo sila na mag-hatch ng sarili nila, ay madedelay yung production natin ng eggs or ng chicks, no? Dahil nga magkukonsume yan ng time
So, isipin mo, 15 days siya mangingitlog, then 21 days another, 21 days para ma-hatch niya yung kanyang eggs, and then another 3 months before niya iwala yung ano, or before niya iwan yung kanyang mga inakay, no? 3 months bago niya iwan. So, isipin nyo na lang po yung andaming oras na nasayang, no? Kesa dun sa kukunin nyo or iko-collect nyo araw-araw yung egg nila tas incubate nyo na lang, mas okay po yun dahil nga mas mapapadami natin yung production natin ng itlog imbis na mag-aano sila, mag-pipisa, no? So, kagaya nito, dahil nga po hindi ko pa po talaga kayang sikasuhin lahat, so hayaan na lang din muna natin yung itong anong to, itong hen na yan. So ganyan. So ayan yung mga sisiw natin, no. So yung batch ngayon mga kabakyard na mga sisiw, kung pagsasama-samahin natin siguro nasa 100 heads din yung mga na-produce natin. Ayan. Kung pagsasama-samahin natin silang lahat, nasa 100 piraso din sila mga kabakyard. Sa mga nagtatanong kung nagbabaksin tayo, nasagot ko na po yun dati. Hindi po tayo nagbabaksin, no? May mga hindi pa bor dun sa sinabi natin na hindi tayo nagbabaksin. Dahil nga, baka tamaan daw ng sakit na kabakyard. Sabi ko nga po, nasa breeder or nasa mismong owner yung desisyon kung magbabaksin ba siya ng kanyang mga alaga. So, tayo ay hindi tayo nagbabaksin since dati pa, no? Since nag-start tayo. Pero, mga kabakyard, yung mga pang-out natin, or let's say yung mga pang-dispose natin, ay record na i-vaccine mga kabakyard. Kasi nga, syempre para iwas ano na rin sa mga bagong breeders na gusto mag-start na at kukuha ng mga chicks sa atin. So, record natin na i-vaccine yung mga bibilhin nila sa atin. Ayan. So, sa next video natin, mga kabakard, ituturo ko sa inyo paano tayo mag-identify ng kakerel saka sa pulet, no, na mga sisiw. So, ayan, abangan nyo na lang, mga kabakard, yung ating video na yun. So, ito naman yung Brahma natin, mga kabakard, at pinakain ko na rin, no. Ayan sila. Ang pakain natin sa kanila mga kabakyard, kagaya rin ng dati na wet feeding. No? Kasi pansin ko sa mga Brahma na to, hindi sila sanay dun sa dry feeding mga kabakyard. Tinatapon nila. No? So mas magana sila kapag ang method ng pagpapakain natin ay wet feeding. So, ayan. Once ko pa lang sila na napurga mga kabakyard, no. So, mag-schedule ako ulit ng pagpapapurga sa kanila para nasa ganun, yung binibigay natin na pagkain mga kabakyard ay hindi nasasayang. Kasi, sabi nga nung iba, yung Brahma daw nila is sobrang payat. So, ang katanungan dun is kung nagpupurga ba sila, no? Or kung nag-i-sked ba sila ng deworming. So, mas malaking factor ang pagde-deworm ng mga alaga natin mga kabakyard. Kasi nga kapag hindi, syempre, napupunta lang sa waste yung ating pagpapakain. Kasi nga, may mga kaagaw sila, no, na parasites sa loob ng katawan nila. So, ayan. And then, lagi natin tatandaan na sa diet nila mga kabakyard, kailangan pa rin ng greens. No, para balanse. Ito, mas balanse to kasi. Yung pagkain. Kinain niya na. Loko-loko talaga. So, ayan. Yung ating mga sisiw dito, mga kabakard, bitin pa yata sila sa pinakain natin. Pero,
Yan talaga mga kabakir, kasi kapag ka pinol blast mo yung mga yan, syempre naman kawawa ka din na magpapakain, kasi nga purong feeds, no? So hayaan natin na mag-expand muna yung kinain nila, kasi hindi pa nakakaramdam ng kabusugan yung mga yan. Pag nag-expand, nakainom sila ng tubig at nag-expand yung kinain nila, doon nila mararamdaman yung kabusugan nila mga kabakir, no? So, ayan. Itong mga to, since mag-iisang buwan pa lang iba dito, mga kabakir, sabay-sabay na sila nung magto 2 months na pupurgahin ko, no? Siguro by next week, magpupurga na po ako sa mga ito. Ayan. Ito, 1 month na yung mga ganyang kalalaki, mga kabakir. Pero yung mga maliliit kasi, wala pang 1 month. So, sabay-sabay na lang sila nung iba. So, ayan. May mga nagpapareserve na ng Rhode Island chicks, mga kabakir. So, kung gusto nyo, magpabook na din po kayo, no? Kasi limited pa lang din yung ating mga yung production natin ng itlog ng Rhode Island. Kasi nga, 6 lang po yung ating hen, mga kabakir. So, mag-expand pa tayo nyan. Siguro by next month or kung kailan natin medyo ano. Kasi nga po, kinakapos tayo sa egg production ng ating mga Rhode Island Red. Si 6. So, sa isang linggo, ang mapuproduce lang nila is more or less nasa 1 tray lang, no? So, syempre hindi naman lahat sila araw-araw in nangingitlog. Meron pa rin mga nagpapaliban dyan. So, mas maganda kung mag-expand tayo ng Rhode Island Red na mga mga hen. Kasi sa rooster, okay na ako sa rooster, mga kabakter. No? Ganyan. Kita nyo po yan. Pinakain ko na sila kanina pero hindi pa rin sapat. Ito po yung Rhode Island natin. Ayan. Saka yun. So hopefully ay sila. Lumaki, no? So, ayan mga kabakter. Ayan lang po muna sa ngayon dahil yan pa lang din yung kaya kong pakainin. Ayan. Yung mga naghihintay ng biyaya sa ilalim, mga kabakherd. So, ganyan po. Doon, hindi pa talaga ako makapasok doon dahil medyo maalikabok sa area na yun, mga kabakherd. Kaya iniiwasan ko pa din na pumunta dyan. Pero one of these days, i-update ko rin kayo sa mga Rhode Island Red natin, mga kabakherd. So, ayan. Ito yung ating Brahma, no? Patapos na silang kumain. So, nung yung papa ko po yung nagpapakain dito, dry feeding, hindi ko siya na nasabihan na wet feeding sila. So, hindi sila ganito kaganang kumain. So, ngayon pa, ubos na nila yung pagkain nila, mga kabakir. Ibibigay ko pa lang kanina. Happy farming sa ating lahat, mga kabakir. Happy farming.